Mabuti na lang ligtas na nakarating si Ermat tsaka si Erpat sa probinsya namin sa Pangasinan. Mag-aalas 12 nga sila umalis dito sa amin sa Cavite at mag-aalauna naman ng madaling araw nakarating sila doon. Bukod sa matraffic, kidaan-daan lang din nagmamaneho sila Daddy gawat nahihilo kasi si Ermat kapag ka masyadong magalaw at maalog. At kinabukasan din pagarating nila doon ay agad-agaran na rin kinumpain si Ermat. Itinusok na ang mga dapat itusok sa kanya. At ito namang darating na Martes, isasalang siya sa MRI. Parang ayun po yung parang X-ray pero mas malinaw pa po siya doon. Yung kung makikita mo na talaga kung anong klaseng bukol yung tumubo sa ulo ni Erma. At kailangan po namin ng 18,000 para po sa schedule niya na yun sa Martes. Diyos ko, saan po kami kukuha ng ganong kalaki? Ikaw na po ang bahala ama sa Ermat ko. Pagalingin niyo po siya at sana po ay makatakas kami sa ganitong sitwasyon. At dahil nga wala rito si Erpa at saka si Ermat, wala nga akong katayang dito sa bahay. Kasama ko naman dito yung bayaw ko pero alaga niya si Manang Lia. Kaya naman ako dito ay tamang ganap ako rito sa kusina ang uulamin namin ngayong gabi. Sobra akong nakakapanibago gawat wala kasi yung katayang ko rito na si Erpa. Sobrang napakatahimik ng bahay at talaga namang solulot ako rito sa loob ng kusina. Ito nga yung araw na umalis sila Erpa at tamang isip naman ako ng kinagabihan kung mag-vlog ba ako o hindi. Gawa bukod sa wala akong katayang mag-vlog, tamang isip din ako na mako-content yung saktong budget lang dahil walang wala talaga kaming kabudget-budget. Nang bigla akong inabutan ng bayaw ko ng pambili ng ulam at ako na nga roon bahala kung anong uulamin namin ngayong gabi. At dahil nga sa bigla ang uwi nila Erpa at saka Ermat sa probinsya namin, talaga namang blanko yung utak ko. Wala na akong maiisip at sinasabi ko na lang bahala na lang kayo kung anong gusto nyo. Nang biglang nagbigay nga ng idea si Bayaw, nasubukan ko nga yung Bicol Express pero chicken. Kaya naman, bumili lang ako ng 1 kilong manok, 2 perasong gata na nasa sachet at tsaka sitaw na 1 tali lang. Nilahat ko na nga rin lutuin yung manok gawat maaga kasi napasok yung Bayaw ko sa madaling araw at kumakain pa. At yung utol ko naman ay maaga rin napasok kaya nag-aalmusal pa. At yung matitira ay sa amin na ni Manang Lia, tanghalian na namin yon, almusal tanghalian, tsaka hapon kung sakali at tsaka ulam na naman, isip na naman ng panibagong ulam sa gabi. Inilaglag ko na nga rin tong sitaw tsaka yung ceiling green mga utol. At ibinuhos ko na nga rin tong pangalawang sachet. First time ko nga lang niluto to mga utol at talaga namang hindi talaga ako nagsisi. Nung kumulo na nga to mga utol at medyo patuyo na ipapatayin ko na nga to para naman may sabaw-sabaw pa. Ayan talaga yung magpapabisa dyan yung sabaw kaya naman agad-agad na ako rito tumikim. Ay talaga naman napaso pa ako mga utol, talaga naman napagkabisa, sinimot ko na yung asa kutsara. Binagsakan ko na nga rin yan ng mga 2 perasong sili lang mga utol dahil kasama namin si Manang Lia kakain dyan. Tignan nyo naman kasi kung gaano kabisa yan mga utol, talaga namang uubos ang 1 kaldero yan kaya naman tinakpang ko na at double okay saan yan talaga naman. Pasado alas 10 na nga dumating na nga to si utol galing trabaho, sinundo ni Bayaw sa labasan. Anong oras na nga rin kaya naman kakain na rin kaming tatlo, si Manang Lia nakatulog na. Ay kapag yun ang gumising talaga naman parang gumising ka talaga ng dragon. Kaya naman hanggat mahimbing ang pagkakatulog ni Manang Lia ay sisimpleng na kaming kain dito ng tatlo. Kaya naman pagkatapos ni Bayaw ilapag ang mga dapat ilapag ay double okay ka dyan. Tignan nyo naman kasi yung itsura niya mga utol, talaga naman mapapakain ka ulit kahit kakakain mo lang. Kaya ano, testing mo na rin yan utol. Pero bago yun, ikain tayo at pagsalusalo na natin yan. At habang nakain kami, magsha-shoutout ako. Kaya shoutout sa utol natin na si Jester Giro Kunanan, kay Ekarch Oynolopo, kay Garcia Prince from Dasmariñas, Cavite. Belated happy birthday kay Noli Salazar, kay June Mark Anayasan from Solsona, Ilocos Norte, kay Anthony Barriga Dabalos from Panabo City. At sa utol natin na si Mark Jude Ilustrisimo from Phase 1 Ciudad. Shoutout po sa inyong lahat at maraming pong salamat sa mga suporta ninyo. Follow mo naman yung page ko, tol. Paano? Hanggang dito na lang. Paalam!